Hello po mga ka-vloggers, magandang umaga, magandang lang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming time zone sasabihin na natin kasi siyempre may iba-iba naman po yung oras ninyo. Pero since ang focus natin is more on local application dito sa Philippines, so anong oras na ngayon? It's like 12 or 1, past 1, so magandang hapon na po sa inyong lahat. So ngayon, ito po ako, hindi po ako magluluto ngayon. Pero bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano po makapasa sa interview sa BPO. Kasi as I promised, dapat kahapon po sana ito i-upload. Pero medyo na busy lang po tayo kasi naglaba. Naglaba ako ng mga damit. Ayun, so kailangan multitasking tayo, di ba? Hindi lang puro luto. Dapat gumagawa rin tayo ng mga gawaing bahay. So ayun. Alright. Ano bang mga stages ng pagdadaanan mo sa interview? So, unang-una, bago ka pumunta sa isang interview, make sure na mentally and physically prepared ka. Anong mga dapat mong gawing preparation? Una, dapat manood ka muna ng mga English films, diba? Tapos, practice ka ng mga words na naririnig mo sa TV, tapos i-re-record mo yon para you know if you sound like them or not, diba? Kasi sa totoo lang, syempre pag mag-apply ka sa call center, ang i-cater mong mga clients is galing outside, diba? So yun na naman sila marunong mag-Filipino. So basically ang second language natin is English, diba? So dalawa po ang klase ng ang field ng BPO. Meron po tayong inbound at meron din po tayong tatlo pala. Merong inbound, telesales at saka technical support. So tatlo po 'yan. Depende kung saan po ma-applyan niyo. Sa technical, more on skills lang 'yan, pabilisan ng pag-type. Pabilisan ng pag-type. Parang 100 words per minute ata yun eh, di ba? 100 words per minute. Tapos yung isa naman is yung telesales. Ito yung mga bakbakan talaga na naku, pag napunta ka sa isang sales department, parang akala mo nasa stock exchange ka. Napakaingay. Kasi nagbebenta kayo ng imbenta. Pagalingan ng spiel para makuha lang yung client. Ganon kaingay sa telesales or outbound. So ang inbound naman is more on customer support. Ano yan, medyo conversational siya na type of work. Kasi salita ka ng salita, ilang oras ka magsasalita, almost 8 to 10 hours a day. Salita ka lang ng salita. So kailangan dito sa mga nasa inbound is mga madadaldal kasi walang kapaguran ang magsasalita mo dyan. Ang pahinga mo lang is either lunchtime at saka yung pagpupunta mo ng CR, yun po talaga yung pinaka-take mo, tapos balik na naman salita ka naman ng salita. Padilisan pa, mag-resolve ang customer's concern. Okay, so yun na po, preparation. Manood mo ng TV, ng English movies. Tapos mag-practice po tayo ng pag-pronounce ng mga words. You can use the phonetics. Meron po tayong kitab na phonetics, yung parang A, B, C, D, E, na may ibig sabihin ng Alpha, Bravo, Charlie, Delta, mga ganon. So yun po, practice niyo po yun. Kailangan mo kasi artehan yung pagsasalita mo. Let's say Philadelphia, very Filipino yan. Saan ka? Taga Philadelphia. Hindi dapat ang sagot mo dapat is Philadelphia. Philadelphia, may fee,
Philadelphia, Alaska, New York, mga Arkansas, yung mga lugar dyan, sa mga lugar na yan, dapat North Carolina, North PH, yan, dapat naririnig yan, PH, dapat particular po kayo sa P, at saka sa F, yung A, E, I, O, U, yan, kasi aminin natin, yung iba sa atin, ako, aminin ko, dati talagang matigas talaga ang diction ko. Kasi hindi naman po ako nag-aaral sa international school, di ba? So, yung parents ko naman, hindi naman kami talagang ini-encourage mag-English sa bahay. Waray kasi ang salita namin. Waray at saka sa school lang. Ang advantage ko naman sa school namin dati, sa nung high school kami, is English policy. Oh, private school siya. Pero English policy siya. So, pag nahuli kang gumagamit ng local language, may fine na 1 peso per word. So, kailangan talaga mainganyo ka mag-English. So, yun, magandang training po yung school na ganun, di ba? English policy. Kasi, magagamit mo rin yan pag nag-apply ka na ng trabaho. Pagkatapos mo ng college. So, yun. Ano ba mga preparation na ginawa ko? So, yun, nagre-record ako ng boses ko. Pinapakinggan ko kung yung pagsasalita ko ba is same as yung napanood ko sa TV, yung narinig ko sa TV, kung parehas ba yung tunog. Tapos, kunwari, gagawa ka ng opening spiel. Thank you for calling customer service. My name is blah, blah, blah. So, yun. Practice lang po everyday. Ito yung mga spiel namin usually sa call center. Say, thank you for calling customer service. My name is Da. How may I help you? To better assist you, may I have your first and last name, and that includes your account number. For verification, let me just have the last four numbers. Blah, blah, blah. So, diba? Kailangan. So, sa everyday na ginagawa mo, mahahasa yung accent mo, maniwala ka. Tapos, hindi mo namamalayan na sasabihin na lang ng customer service, are you from this state? Are you from this country? But, this you sound like so, I didn't even notice that you are a Filipino. Kasi, allowed ka naman magsabi kung, allowed mo naman magsabi kung nasaan ka, kung saan lugar ka. Kasi, especially pag tinanong ng customer, where are you located at? Siyempre sasabihin mo na, oh, I'm here in the Philippines and your call has been routed here, but rest assured that I'll be here to help you. Mga ganun-ganun. Alam mo na. So, dapat maarte. Maarte ka sa pagsasalita. Dapat hindi ka sound robotic. Yung parang, how may I help you today? My name is robotic yun. So, dapat hindi yun. Dapat may rise and fall pag nagsasalita ka. Diba? Rise and fall ng tone of voice. Okay, so, pag na-practice mo na lahat yan, yung mga rise and fall na yan, yung pronunciation, yung diction, salang ka na sa interview. So, ngayon sa interview naman, siyempre, meron niyang kasulukan. May kasulukan niya na nababagay sa interview. So, let's say kung okay, mag-text niya na, oh, please be here around like this one and wear your smart attire. So, wag po kayong pupunta na naka-t-shirt or naka-hood or naka-ano or pang-japorms kasi interview po yun, di ba? Kailangan naka-formal. Para sa lalaki, kailangan naka-long sleeves or naka-polo shirt, naka-slacks, low shoes. Yun po. Kasi hindi naman po talagang tinitignan kung gano'n kayo ka-fashionista doon. So, dapat formal lang. Sa babae naman po, is... Sa babae naman po, you just have to wear, ano, dress.
dress. Huwag naman po yung mini skirt na above the knee. Kasi parang iba naman po yung kinikita nyo dyan, diba? Yung mga below the knee lang. Knee area, or di kaya naka-slacks. Tapos naka-blazer. Ganun po. Kasi syempre, unang pasok mo yung talaga. First impression, last agad yan, diba? So, dapat pagpasok mo pa lang, may impact ka na doon sa nag-i-interview. Kung todo tuck in, yung mga lansyado, yung mga gilid-gilid, mga ganon. Huwag kayong pupunta na kusot-makusot yung damit nyo. Parang akala mo galing pa lang sa dryer, diba? So, yun. Dapat smart looking ka talaga. So, punta na tayo sa interview. Okay? So, ano po yung mga apat na tanong na kadalasan na dyan tinatanong ng nag-i-interview? Ito, una is, tell me about yourself. Pangalawa is, tell me about your strengths and weaknesses. Pangatlo is, why call center? At ang pang-apat is, why should we hire you? So, iisa-isahin po natin yan kung paano nyo sasagutin. So let's go with the first question. Ito po yung tell me about yourself. So technically, kung tayo, di ba, kung baguhan tayo, ibang isasagot natin dyan. Tell me about yourself. Usually sabihin mo, I love going to like this mall. I love painting. I love to cook. Mga ganon, di ba yan ang mga sagot mo? Or tell me about yourself. I graduated from this university with flying colors. Ano po ako? So, nakamlaude. Hindi po yung mga sagot. Di ba yan sa call center? Kasi, ang pag sinabi nilang tell me about yourself, ang gusto nilang malaman is yung inner personality mo. Hindi yung kung ano nakalagay sa resume mo. Kasi syempre nababasa na nila yan. Alam na nila kung ano yan. Hindi mo na kailangan ulitin yun. So, ang normal na sagot dyan is, ano ba ang meron ka sa sarili mo, particularly pagdating sa trabaho? So, ako, ito lang talagang sinasagot ko. Sinasabi ko lang po na I am a very hardworking person, and as much as possible I don't go day off, just continue on working. I'm a very punctual type of person when it comes to work. I hate being late. I don't like to be absent because malaking factor po yan sa team ko pag if I'll be absent even just for one day. Diba? Kung pakikinggan mo yan, diba ang lakas ng impact ng sagot, diba? Kasi isipin na yung nag-interview, ay, itong taong tumasipag kasi hardworking eh, diba? Tapos tawag nito punctual pa, so hindi kami magkakaproblema nito sa attendance kasi parati itong present, parating on time. So yung mga bagay na alam mong positive yung approach o yung dating sa nag-i-interview, yun ang ibigay mo. Huwag yung kung ano yung mga hilig mo. Yun, hindi po yun. So pangalawang tanong is your strength and weaknesses. So ako, hindi ako nagbibigay ng strength. Ang binibigay ko is weakness. Sinasabi ko na I only have one weakness so far. I always tend to go beyond the hours of operation. Sa kaka-assist ko sa customer, hindi ko na namamalayan yung takbo ng oras. Minsan extended na pala ko na isang oras. Yung mga kasama ko wala na. Mga ganun. Parang alam mo siya, negative siya na pag pinakinggan mo, nagiging strength siya, di ba? Kasi iisipin naman ang nag-i-interview, itong taong to, willing talaga
mag-go beyond the extra mile, kung mag-overtime para lang talaga makatulong sa company or sa ka-team niya. So positive talagang approach ng sagot ko. Kasi alam mo naman ako, dati akong sales agent. Alam ko na po yan yung paano mo makukuha ang loob ng client. Diba? Pag ganyang mga interview, just give out the best skills that you have. Kasi syempre pag mga negative ang sasabihin mo, so parang wala. Pagsak ka talaga sa interview. Tapos yung third question natin is, why call center? Hindi na ako mag-a-accent ha, kasi ano lang naman to, vlog lang naman to eh. Wala nang accent dito. Ano lang, normal conversation. Sorry, conversation lang. So, why call center? Siyempre, ang sagot mo dyan is, o nga ba, mapapaisip ka, diba? Bakit nga ba? Call center, sabi ang dinami-nami ng trabaho. Bakit call center pa? Siyempre, ang sasagot mo dyan is, because nakikita mo yung sarili mo na dito ka mag-grow sa call center. And nakikita mo na ito na talaga magiging bread and butter mo for the rest of your lives. And sasabihin mo rin na dahil ang call center ay isang magandang klaseng trabaho, uri ng trabaho, and secured ang mga empleyado kasi may mga benefits, health benefits, magandang compensation. So worth it talaga siya na trabaho. So dapat mga ganun yung mga sagot mo, yung alam mo na, yung konting bola-bola na para mapapagano niya ng interview. Gaganon lang siya. Pag naririnig ka nagsasabi ng mga ganong mga spiel. Tapos, tsaka sabihin mo na may mga pinsan ka na nagtatrabaho sa call center at nakikita mo na talagang maganda ang naging bunga ng kanilang pagtatrabaho sa call center, na marami silang napundar. And sabihin mo, gusto mo rin magkaroon ng ganon, makapagpundar ka, kaya pinasok mo yung call center. At saka, syempre, first and foremost, dahil mahilig kang tumulong or mag-assist ng mga customer. Diba? Huwag mong kakalimutan po yung, kasi sabi mo, passion mo na yan, kasi hilig mo na talaga yan ever since na makinig at magbigay ng solution sa kanilang mga concerns. And then, yung pang-apat na tanong is, why should we hire you? Ito, medyo critical na tanong yan. Why should we hire you? Dapat dito, positive approach talaga ang sagot mo. Ito na po yung point na i-convince mo na ang nag-interview sa'yo na ipasa ka sa interview. So ako, wala akong masyadong technique dyan. So ang sinasabi ko lang, because alam kong ako po ang hinahanap nyo na aplikante para sa posisyon na ito. Based on my credentials, based on my personality, based on my work ethics, based on my attitude towards other people, fit na fit po talaga ako para sa trabaho nito. Hindi po sa nagmamalaki ka, pero syempre kailangan ibenta mo yung sarili mo para ikaw talaga ang makuha niya. Normal lang naman yan, sasabihin mo na compared to the other applicants, parang mas malaki yung ano mo, difference mo sa kanila. Pero ganun talaga yan eh. Pagandahan ng sagot, diba?
So, yan. So far, yun lang po ang ibibigay kong payo sa inyo. And so far naman, sa lahat ng interview ko, hindi naman po ako bumabagsak. Bumabagsak lang po ako pagdating sa exam. Kasi pag may math, yun. Aminado naman ako na hindi ako magaling sa math. Naalala ko pa nga dati, nag-exam ako. Sakto pwedeng gumamit ng cellphone. Ini-screenshot ko yung math problem, tapos sinesend ko sa pamangkin. Pamangkin, sagutin mo nga yung ano nito. Yung ang formula nito kasi hindi ko maintindihan. Kahit tanongin na yung pamangkin ko. There was an instance na nag-send ako kasi ang hirap-hirap ng exam. Hindi ko alam ba ito. Nahihilo ko, simple fraction nga lang, nahihilo na ako. What more yung mga complicated solving problems. May mga, basta ewan ko. Meron nga akong na-applyan dati. Walang problema sa interview, pasado, exam ka agad, di ba? Pagtingin ko sa exam, yung math, 200 items. Sabi ko, nagbo-board exam. Hindi naman ako nagbo-board exam, di ba? Wala na. So, doon pa lang alam ko na hindi talaga ito yung para sa akin. Kasi masisense mo naman eh. Masisense mo yan kung para sa'yo yung trabahong to. Kasi syempre, pag sa exam pa lang, ganado ka na, di ba? Sagot mo lahat. Alam mo, makikita mo naman kaagad kung papasa ka o hindi. So, itong last na company na in-applyan ko, so far, napakadali lang ng exam. Madali lang talaga. Yung sa Makati naman, ganun din. Madali na naman talaga lahat. Yung isang company lang talaga sa Makati na in-applyan ko, na sobrang napakahirap. Ultim yung English exam, pang ano eh, yung pang parang mag-exam ka ng education, major in English. So, naman, nung time na yun, undergraduate pa ako. So, medyo mahirap, pero okay lang. May mga times naman na i-ano natin, na ipapasa natin. So, after nun, pag naipasa mo na yung interview, lahat-lahat, dadang ka na yan ng parang neophyte bang tawag doon eh. Nakalimutan ko na. Tapos may nesting phase, tapos yun na, actual. So yung sa training naman, unang-una, pag nalalaman ko talaga ang account na health, about sa health insurance, nawawalan ako ng gana niyan kasi hindi naman po kasi ako yung tipong taon na mahilig mag-empathize, mag-sympathize, hindi po. Lack of words ako niyan. Tapos, pag medyo masyadong techie na yung mga screen na ginagamit, hindi talaga. Gusto ko yung mga basic lang, basic computer lang. Pag marami na pinipindot-pindot, parang nawawalan ako ng gana yan. Kasi dati naman yung sa ano namin, sobrang madali lang. Habang tumatagal kasi, mas maraming nagiging complicated na yung mga screen. Ang dami nang pinipindot-pindot. Yan. So, yun po yung journey ko po sa call center. Masaya naman siya sa masaya. Marami kang makikilala. In fact, sa mga ka-Facebook ko, I think 40% ng mga friends ko sa Facebook are from the BPO industry. Nag-excel naman po tayo sa larangan ng CSR. Hindi na ako magmamayabang kung ano yun. Sila na lang po ang magsasabi kung ano po yung mga na-achieve ko dati sa dating company ko. Kasi ayoko talagang pinupuro yung sarili ko sa ibang tao. So anyway, yun lang po ang mag-share ko po sa inyo ng mga tips and how to pass the interview. Ayan, tinagalog ko na lang po para mas madali nyo po maintindihan. Kasi depende naman po yan yung pag-construct nyo ng sentence kung paano.
basta make sure lang, babasahin nyo muna yung sagot nyo, make sure na positive ang approach niya. Tapos ito nga pala tip, wag po kayong magko-compare ng mga company. At saka as much as possible sa resume niyo, wag po kayong mag-declare ng mga kung saan call center na kayo nang galing. Kahit yung mga 3 months, 6 months, alisin nyo yan sa resume nyo. Kasi makikita dyan na nag-BPO hopping kayo, call center hopping lang kayo. Sa mga datihan na, sa mga datihang network experience na. As much as possible, ang i-declare nyo po dyan yung mga 1 year mahigit na trabaho. Kasi at least makikita naman ang naging interview niya, ito, kaya itong magtagal kasi based on sa resume niya, ang pinakamatagal niya is 1 year. So yun, mga ganong tipong ano, kahit saan company kayo mag-apply, huwag nyo na po isasali yung mga 3 months, 2 months, or 5 months na work experience nyo. Kasi ang pangit talaga niyan sa resume, maniwala kayo. Hindi siya maganda tignan. Automatic X yan. X yan sa resume. So, unless na lang kung mga training yan, training, seminars, okay lang. Pero pag work experience, huwag na nyo po ilalagay yun. So, ayun po. Ito lang po yung masasabi ko. Kung meron po kayong mga questions, just comment below on this vlog and sasagutin ko po kayo isa-isa. And yun, habang kaya pa natin tumulong tayo, lagi po natin isipin na itong talino natin is hindi siya permanent. Darating ang time na magiging ulyanin tayo, mawawala din yung talino natin, diba? Kaya kung matalino ka, gamitin mo sa tamang paraan yung makakatulong ka sa kapwa, diba? Kasi mas magandang reward yun kaysa pagmamayabang mo yung talino mo, diba? So wala ka naman na itutulong sa kapwa mo, useless lang ang binigay na talino sa iyo, Lord, diba? I-share mo sa iba, sa mga nangangailangan. So yan lang po, mga viewers and subscribers. Yan ang pamapapayo ko po sa inyo. Basta stay safe po tayong lahat. And God bless. Again, this is Sandok and Kawali, Chef Ezra Reynolds. Good day, everyone. Bye.